na sabi nga ng mga friend ko, Ani, ano ba yung ginagawa mo? Sabi nila, kakipan mo eh. Nakita kita sa video. Sa Facebook mo, sa YouTube mo, naghihila, nagtutulak. Basurera ka na ba? Oh, okay lang pong basurera. Huwag lang mag-nakaw. Yung pala, no? Joke lang po. Hindi naman po ito basura eh. Kasi, unang-una, galing po sa puso ng mga nagbigay ito. Maligaya na po ako yung nakikipooperate sila sa mission ko na hiningal blues. Ay, talangka. Na kung may mga gamit silang hindi na nila kailangan, alam nila na yon ay mapapakinabangan pa at ako una nilang naisip tawagin. Kasi, alam nila, dinodonate ko sa Pilipinas. Pero hindi naman pwede sabihin nun, mga basura yung binibigay nila. Kasi, mga ginagamit naman nila yun eh. Diba kasi magpupurgood na, kaya, binibigay na nila. Yung mga iba, hindi na nila kailangan sa dami-dami ng damit nila, kasi shopping, nagtampak-tampak na mga damit nila. Kaya, binibigay din nila. So anyway, yun naman sa mga nakatanggap, eh, bahala na po kayo kung gusto nyo o hindi. Kung gusto nyo, kunin nyo, pag-ayaw nyo, bigyan natin sa iba. Yun lang. Don't forget, ano pala, ay, okay na, yan ako galing kanina, oh, nag-ikot-ikot pa ako. Ano pala, remember, wala namang COVID yung mga binibigay ko ko. Mostly, yung mga nagdo-donate sa akin, wala, hindi naman sila mga COVID victim. At saka yung COVID naman, di dumidikit siya at sa gamit yun. Anyway, wala namang problema doon dahil wala namang COVID yung mga nagbibigay. Mga kilala ko rin po. At saka yung iba mga amo-amo din yung nagbibigay. Kung may mga naisamang luma o hindi maganda doon sa naipadala, eh, bahala na po kayo sa church naman na nag-aayos. Tanggalin nyo na yon. Kasi minsan, si atipan mo, ipagod na rin. Minsan pag binigyan nila ng isang supot o minsan naka-stripe bag na, dinidiretso ko na po sa storage yon. Hindi ko na minsan nauusi. Tapos, sinisiksiksik ko na lang po sa back para mapuno yung back. Tapos, sa Pilipinas naman po, yung mga iba natin kasama sa church, sila na po yung tumutulong din mag-sort out. But, mostly naman, sinasort out ko na dito kasi parang hindi rin ma-waste yung space ang ipadala natin yung mga mapapakinabangan. Yan. Eh, mostly kasi ngayon ang mga binibigay, mga gamit sa bahay, kurtina, bedsheet. Eh, sana minsan, yun din ang prayer ko na mag-donate din ng mga pang-groceries, may dagdag natin dun sa door-to-door natin. Para naman, may matanggap silang mga pang-groceries. Eh, kung kayo man na nakikinig ng mga kanetizen at gusto rin mag-contribute ng mga pang-groceries, I'm happy to get. Well, masaya po tayo makukuha. Masaya din naman natin tatanggapin yon. Para naman, sa door-to-door nating masama, eh, may mga groceries din. Ayan. Kasi ngayon po, mostly nagdodonate sa akin mga gamit eh. Mostly gamit sa bahay eh. Kaya po, yung iba, ina-advise ako na, Ani, you need to think well kung very practical nga na gamit ang ipadala mo o pera na lang. Kasi mahal din po eh. Mahal din po magpadala ng box. Yung pinakamalaking box, 900 Hong Kong dollar times 6, o laptop na parang almost 6,000 pesos. Kaya dapat ang ilagay doon mga something useful talaga. Kaya kung merong mag-a-add ng mga groceries, malaking tulong na po yun. Ah, sige po, hanggang dito na lang. Baka mamaya magpupo na naman to. Thank you po ulit sa mga nag-donate. Thank you po sa mga friends ko na nag-donate. Yung wheelchair po nasa Pilipinas na, yung dalawang wheelchair na pinadala natin, nasa Pilipinas. I'm so happy kasi yung isa po nagamit na ng pastor na may sakit. Nakakataba po ng loob yung ganoon. Kasi kahit na napapagod po si Ate Ami sa pag-pick up si Ate Panmoy, happy po pag nakikita ko napapakinabangan na yung pinapadala natin sa Pilipinas. Kaya hanggang dito na lang. God bless. And always remember, be happy, keep safe, keep healthy, keep trusting the Lord. Bye-bye! Ito si Ate Panmoy. Loving yours, Ate Panmoy. Na-pitchip lang. Tiling-tiling! Bye-bye!